before si Cortez explain that, kasi maganda po yung maharing natin na ang missionary bilang pangpare at madre, no? Oo. Imagine, no? She is a lay missionary. At kabataan. Mm-hmm. Kabataan. Yeah. Paano nagsimula yun, Gillian? Ito ba ay in-invite, nag-volunteer ka? Alam mo kung funny-funny niya ni Pansy. Kasi, funny-funny. Kasi nga po, natatandaan ko, nung mga bata pa po tayo, hindi immature pa po tayo, ganyan. First year college po ako noon. Eh, lagi akong puyat. At ang morning class ko po, ang una-una kong papasokan ay ang aking theology class. Wow! Sa Adamson po kasi may ano eh, yes. Theology class nung tour. Pero father, wait lang po. Ang ibig ko po sabihin, pakawak lang, father. Tapos... Yeah. Tapos po, father, so since kamad nga po ako gumising ng maaga noon, naramdaman ko po na babagsak ako sa theology class ko. Kaya po, sabi ko, prelim nag-sing ko ako, father. Kilala ko, professor niya. Yung children's corner noon. Tayo so, unahin muna natin yung ating garlic. Yeah, yan. Magigisa na. Feeling mo, father, babagsak din ako sa cooking. So, yun nga po, friends. Yun, na-feel ko babagsak ako. So, syempre, sabi ko na kung babagsak ako, kailangan may gawin ako. Yeah. So, nilapit lang ko po yung theology prof ko. Sabi ko, ma'am, ano bang pwede nating gawin? Baka naman maitawin. Pag-stage pa, tayo dun, ha? Sabi niya, oh sige, gawin natin ang paraan, sasama ka ng mission. Ah, kilala ko to. So sabi ko, wala po ako naiintindihan nun sa mission. Ano ba yung mission? Ang gusto ko lang maintindihan is makapasa ka, Jillian, yun. Kaya po, sumama ko without any sincere intention. Mm-hmm. And apparently, na sumama po ako. Hindi lang ako nag-enjoy, pero natuto po ako. Nagkaroon ako ng disiplina, nagkaroon po ako ng direction sa buhay. Kasi yung sense of mission po, parang iba yung binibigay niya sa'yo eh. So, na-appreciate ko una yung yung mga sacramentos natin sa simbahan. Yung simbahan o yung service itself. So, teka, which mean, hindi lang kayo natrabaho, hindi, you're also being educated ba? Or at least in catechized din kayo? Yes po. Halos na, parang nag-evangelize ka lang, father. Mm-hmm. Kasi, ayun nga po, dinadala natin yung simbahan. Yung simbahan sa mga pinakamalalayong lugar. Ano yung mga lugar na natatanda mo na, yung first na pinuntahan niyo bang mission, naalala mo pa? Yes po. Ang first mission ko po ay sa Iloilo. So yun nga po, pagdating po namin dun sa, maikwento ko lang din father, dun sa mission area, so walang sila dun, walang kuryente, wala lahat. Parang kakapos din sa pagkain, ganyan. So parang iisipin mo, wala na silang misa. So gutom sila sa mga sakramento, sa mga misa, sa mga ginagawa. And then, ng simbahan. And then, father, gusto niya buhay na lamang. Maluko to. Pilya to. Sino to? Pagkatapos igisa ang bawang at sibuyas, ito na ang fork. Yan, para yung lasa. Sino kaya? Nakikita ko mukha nito eh, pero hindi ko nag-estudyante. Ito karami, no? Kasi nga pang buong TV Maria yan niluluto natin. So, yun nga, father, marami po akong naging mga ministry sa loob ng simbahan. Bukod po sa pag-mission. Pero bago ka nagsumama sa Vincentian Missionary, ikaw ba ay may involvement din sa inyong simbahan? Saan bang simbahan ninyo? Sa Santa Monica Parish po sa Tondo. So, father, ayan, meron ka na rin involvement sa inyo. And natatandaan ko po, parang halos lahat po ng mga service ko hilaw eh. Yung walang walang lalim, ganun. Kasi naipasok lang naman po ako sa simbahan, sa Legion of Mary. Kasi bukod sa nandun yung mga friends ko, nag-i-enjoy din po ako sa patinapay at Diyos ng simbahan namin. Hindi ako just true. Yes. Ano, bata rin ako, father, sa simbahan. Yung level of ties sa music ministry. Ayan. Ano lang din dito, father? Pinapay pa rin ba sa Kajus pag music ministry? Gitara. Ano na kasi, father, parang that time, ako po kasi ang passion ko is music. Nagsaserve lang ako to fulfill this passion. Naghahanap lang ako ng medium o ng venue to express my art. Pero yung paglingkuran yung Diyos, parang wala pang ganun. Walang lalim, nature. Kaya po siguro parang ang dami kong pinasukan kasi hinahanap ko din mismo yung sarili ko sa loob ng simbahan. Saan ba ako nararapat?
nahuhulugan ko or yung sense ko sa pagsaserve, ganun. Kaya dami ko rin mga organizations, naghahanap ako ng sarili ko. And Father, hindi lang, parang hindi ko nahanap yung sarili ko. Sa totoo lang, sa sobrang dami ng nahanap ko, isang bagay po yung natutunan ko na parang kapag po pala, ano, tinawag ka ng Diyos, yung ganun, tutugunan mo yung mga call ng Panginoon. Ang tawag niya yung vocation. Yes, saka ang ganda mayroon siyang discernment. No? Yes. Diba po? E, palimin na natin yung mga karanasan niya sa buhay.